oras mo lang na gagawin. Diba? Garantisado kung magkano yung gusto mong kitain. 7-6-figure income per month. 7-figure income per month. May sports car, dream house, dream travel, dream savings. Makukuha mo yun. Diba? You just have to put in the work. Okay? Kaya, ready ba tayo dito? Yes! Siyempre. Okay? So, sa mga part-time, may mga part-time ba dito? Yes! Ayun. So, hindi naman porket part-time ka, di ba? Hindi ka nakikita ng malaki. Kailangan lang, kahit part-time ka, yung attitude mo is? Pag full-time. Ayun. So, pupunta na tayo ngayon sa pangatlo. Napaka-importante po nito. Kasi ito pong word na to, ito po yung magdadala sa'yo sa success. Kasi pag in-add up mo to, yung by number sa alphabet. So, yung A is 1. Yung T, pag ilagay siya sa alphabet. Pang ilan? 20. Ang I. Pang ilan?
habang sinusunod mo, paulit-ulit mong ginagawa, eventually, maiintindihan mo din bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. Nangyayari po ba? Yes! Ayun. And lahat po ba kayo dito, yes upline? Yes! Yeah. Dapat lang, kasi always remember, ikaw, magiging upline ka rin. Diba? Always remember, hindi ka naman downline for the rest of your life. Darating yung time, magkakaroon ka rin ng direct mo. Magiging dalawa, yung dalawa magiging apat, yung apat magiging sampu, yung sampu magiging 20. Hanggang sa boom, lalaki yung grupo mo. Diba? Kahit ka isa pa lang direct mo, ang tawag sa'yo, ano na? Upline. Right? So, karma-karma din kasi ang buhay. The moment ikaw, pasaway ka, sa upline mo, anong mangyayari sa downlines mo? Pasaway din sila sa'yo. Because, always remember, people will not follow what you say. People will always follow what you do. Kung ano yung nakikita niya sa'yo, ikaw, kung sasabihan mo sa, oh, attend ka ng 3, ikaw nga sinasabihan ka ng upline mo, di ka ma-attend din. E, paano pa siya a-attend? Diba? Ikaw nga sinasabihan ka, oh, mandirik ka, mandirik ka. Ikaw nga, hindi ka nandidirik eh. Nanan siya nandidirik. Diba? Alam mo yun? So, kailangan tayo, sa atin pa lang, na-exercise na natin yung word na yan. Kasi, ito po talaga, challenge din sa akin. Challenge sa akin kasi, ma-pride po talaga ako. Sino-sino dito yung mga ma-pride? Ayan, isabon na natin yan para lumilis yung mga... Ayun, dati talaga, hirap po talaga pasundin sa upline ko. Hindi, ano... Nadala ko pa yung pagiging nurse ko, nadala ko yung pagiging, ano ko, inglesera, gano'n, feeling ko, ako yung magaling, gano'n. Tapos yung upline ko kasi napaka-humble, tapos naaano-ano ko lang, parang, gano'n, na, anong tawag dun sa Tagalog? Yung, basta naaano-ano ko lang, na-easy-easy ko lang, gano'n. So, yun yung challenge, naging challenge sa akin noong una. Meron din bang gano'n dito? Yes! Ayun. So, kailangan po ma-overcome nyo yan. Na kailangan, nung natutunan kong mag-yes upline, doon po talaga dumali yung buhay ko. Kasi, hindi mo naman kailangan pagdaanan lahat ng mga pagkakamali na nagawa nung upline mo. Diba? Kaya nga may upline eh. Kasi, yung mga pagkakamali niya, syempre hindi na niya ituturo sa'yo. So, hindi mo na gagawin yun. So, pag hindi mo nagagawin yun, definitely, mas bibilis yung resulta mo. Tama? See you. Kaya kailangan talaga ng yes upline. Ano pa? Importante po na meron kayong positive attitude. Meron ba kayo dito? Meron ba kayo nito? Yes! Positive ba yung mga nandito? Yes! Or minsan positive, minsan din. Ayun, napaka-importante po talaga na, ayun, positive attitude, natetest ba siya pag maganda yung nangyayari sa'yo? Yes. Maraming nagjo-join sa'yo. Natetest ba yung positive attitude? Yes. Or mas natetest yung positive attitude, pag example, nag-effort ka na, nag-join ka, 1 month ka na, 1 month ka na ginagawa. Ganun, tuloy-tuloy lang yung pag-invite mo, tapos wala pa rin nag-join. Di ba mas doon natetest yung positive attitude? Yes! Ba, nakakapit ka pa rin eh. Okay lang yan. Meron akong leader, OFW siya, from Riyadh. Ang pangalan niya, si Dennis Perdicala. Isa yan sa talagang hindi ko makakalimutan kasi na-invite ko po siya online. Nag-join po siya online lang. Hindi ko po siya kakilala. Tapos, ang nangyari, 2 months. Imagine nyo, 2 months po. Grabing sipag ng taong to. Talaga kasi medyo maluwag sa time. Grabing sipag talaga. Everyday nag-a-add. Everyday ginagawa yung negosyo. Tapos, in fairness naman, may mga nagko-commit. Pero within that 2 months, yung mga nag-commit na mag-join, hindi natutuloy. Oo. Meron bang gano'n? Nangyayari ba yun? Yes! Diba? Marami bang mga paasa? Yes! Diba? Paasa, umaasa rin. Meron talagang gano'n. Sa negosyo po natin, normal po yan. Pero, never ever believe na nangyayari yan para lang i-down ka. Hindi po. Nangyayari yan para i-test ka.
subukin ka. Kung talaga bang desidido ka ba talaga dito sa negosyo na pinasukan mo. Yes. Diba? Kasi darating din talaga, kagaya nung nangyari sa kanya, ang galing, hindi ko siya makakalimutan kasi ganon yung nangyari. Diba? Naundot na naman, hindi naman nag-join. Bago ko palang siya i-motivate, na-motivate na yung sarili niya. Okay lang yan, ma'am, kasi ano, marami pa naman dyan. Ano, ibibigay din yan. Alam mo yun? Galing naman. Sabi mo, galing naman ang tao ko. Napaka-positive talaga. Tapos napadala akong product. Na-return. Na-return kasi riyad. Oo. Oh, okay lang yan, ma'am. May purpose yan. Diba? Ganun na. Diba? How you wish ganun lahat yung downlines mo para mabilis din yung resulta nila. Pero okay lang naman. Kasi iba-iba naman ang proseso. Pero yun yung naano ko sa kanya. And ang taong yun, after 2 months, na ginawa niya yung business doon, on his 3rd month, nagkaroon siya ng 4 na direct, wow. Di ba? All in 1 month, tapos hanggang sa yung OFW na yun, naka-uwi na din siya for good. Tapos nung umuwi siya for good, almost 400,000, yung nag-i-check niya. Wow. So, it pays to be positive. Di ba? It pays to be positive. Why? Diba, negative na nga yung mga balita sa labas. Negative na nga yung mga kausap mo. Diba? Kasi ikaw mag-negative ka pa, diba? So, ano lang kasi yan. Bakit kailangan natin maging positive? Because yung mindset natin, diba? Yung mind natin, naka-program yan, bias yan sa negative. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Oh, totoo yan. Parang example, di ba, pag may balita, di ba, pag may nadisgrasya sa daan, anong normally ginagawa mo? Nanood. Di ba? Yung mga ganun talaga. Naka-incline yan na pag negative, medyo mas, ano siya, mas interested ka doon sa ganun. So, kaya kailangan mo maging positive. Magkaroon ng positive attitude, and this has to be strong enough. Kasi, ang mind mo, para maging successful ka, ang pinagkaiba kasi ng mahirap tsaka mayaman, alam niyo kung ano? Ano? Mindset. Yes. The difference between the poor and the rich is the mindset. Yes. And ang good news niyan, kasi yung mind mo, pwede kasi natin yan i-reformat or i-reprogram. Yun nga lang, effort yan. Kasi imagine mo, example, kung 30 years old ka nang negative ka, diba? Tapos i-expect mo, grabe na, grabe yung pagkakadiin, no? Pasensya na. Nadadalaman ng bugso ng damdamin. Diba? Imagine mo, kung 30 years ka nang ganyan ka mag-isip, expect mo ba na 1 month, okay agad buhay mo? Yaman ka agad? Hindi. Okay naman yun. Diba? Effort yun. And normally, it takes 21 days. 21 days. Pero pwede mo namang, diba kung medyo tagal-tagal mo ng ano, ganyan. So, pwede mo naman i-exceed. 21 days, nagagawin mo paulit-ulit yung isang bagay para ma-reprogram. Kasi, yung mind natin, meron yan dalawang parts. May conscious, at meron po subconscious. Okay. Yung conscious mind, yan yung nag-iisip ka, nag-iisip mo ngayon, ganun. Yung aware ka, okay? Aware ka sa ngayon. Subconscious mind, ito po yung mas powerful. Kasi po, nandito po yung programming mo. And ang malupit kasi nito, yung program na yan, yan na yung sinasabi ko, na ilang taon ka na dyan. And normally, yung program mo, bakaya ganyan yung buhay mo, dahil sa programming mo, sa subconscious mind mo. Diba? And etong subconscious mind, para ma-program to, it took you years. Diba? Galit pa nung pagkabata mo, kung ano yung mga na-instill na magulang mo.
longing when it comes to money. Diba? May sinasabi na money is the root of all evil. Diba? Lalo pa pag nanonood ka ng mga teleserye. Sino-sino po dito nanonood ng teleserye? Dati yun. Yun. Diba? Imagine mo, yung sa mga teleserye, sino yung mga bida? Mahirap. Diba? Sino yung mga kontrabida? Mahirap. Mayaman. Diba? Magaganda suot, magaganda skin. Pero mga maldita, mga mayayaman. Pero ganun ba talaga sa totoong buhay? Hindi naman. Diba? Ang dami-dami namang mahirap, ang papangat na ugali. Diba? Ang dami ko kayang kilala. Mas ang dami ko din kilala mga mayayaman. Kung sino pa yung mga mayayaman, sila pa yung mga napaka-humble. Diba? Napaka walang eri talaga. Diba? Walang, wala eh. Ganun. Napaka-cool lang. Diba? Dito sa AIM Global, marami pang ganon? Yes! Yun. So, may ganon kasi tayo na program na normally, no matter how hard you work, if you sabotage yourself, diba? Kung ikaw, kasi yung number one enemy natin sa negosyong to, sino? Sarili lang din natin. Diba? Kaya nga sinasabi na you create your own success in this business. Hindi yung upline mo, hindi yung downline mo, naging instruments na lang sila. Pero ikaw mismo, ikaw yung mag-create nun. Okay? And ang good news, kasi, kaya naman pwede mong baguhin talaga yung buhay mo. Kasi may kasabihan, diba? If you can change your mind, you can change your life. So if you can do that, you can change your mind. Kayang-kaya mo talaga. And ang good news, kaya mo kasi i-reformat. Paano mo ba i-reformat? I-brainwash mo yung sarili mo. And at first, it feels like a make-believe. Para naman pinutuko naman yung sarili ko na ito. Diba? Sasabihin mo, mayaman ako, I am wealthy. My income is ganito. I am earning 100,000 per month. Tapos yung laman ng bulsa mo, 20. Medyo mahirap talaga sa una. Tama? Kaya kailangan mag-start ka rin muna dun sa mga ano. Example, bago ka. Okay, so I am earning an additional income of 10,000 per month. Noon. So hanggang sa palaki siya ng palaki. Na, may, ano yan eh, ang tawag dyan, affirmations. Make sure, may yung mga affirmations mo sa sarili mo. Self-talk mo. Okay? Positive. Empowering. Kaya nga dapat hindi mo dinadown yung sarili mo eh. Never ever tell yourself na hindi ka magaling. Never ever tell yourself na ganito ka. Nabubo ako, ang tanga-tanga ko kasi, ang ano-ano ko kasi, gano'n. Never ever tell yourself hurting words na masasaktan siya. Diba? Imagine mo, kung mag-iingat nga tayo sa sasabihin sa ibang tao eh, kasi baka ma-hurt sila, lalo na sa sarili natin. Kasi yung sarili natin, yan lang yung taong hindi ka iiwan. Diba? Lahat sa mundong to, pwedeng mawala. Pero yung hindi pwedeng mawala, yung sarili mo. Diba? People may come and go, but ikaw, you will always stay with you. Diba? So kung meron ka mang tao na pinakamamahalin mo sa mundong to, sino yun? Sarili mo! Sarili mo na. Yun yun. So, part of loving yourself, diba, is being positive. Part of loving yourself, diba, is sasabihan mo siya ng mga gandang bagay. Diba? Talk about your dreams more than your problems. Kasi kung ang problems, hindi yan pinag-uusapan. Right? Sinosolve yan. Ang problem, sinosolusyonan. And ang problems, they're there to make us better persons. Diba? In every adversity, kung meron ka mang pinagdadaanan ngayon. Diba? Meron ba kayong mga pinagdadaanan ngayon? Yes! Yes. Lahat po tayo, meron po tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. And kailangan yung pong pagdaanan, kailangan po natin pagdaanan yan to bring us to our next level. Kasi pag natawag
awit mo, yung pinagdadaanan mo ngayon, definitely you'll come out a better version of yourself. So, ang gagawin mo lang, i-reprogram mo, tandaan mo yung 21 days. Diba, pwede mong sabihin when you wake up. Diba, kaysa sabihin mo, ano naman kayang kamalasan yung mangyayari sa akin? Diba, kaysa sabihin mo, ano naman, sino-sino na naman kaya yung magre-reject sa akin ngayon? Ilang rejection na naman kaya yung mo? Diba, kaysa sabihin mong ganon, diba, umaga pa lang, magpasalamat ka na. Diba? Gratitude is the attitude of successful people. Diba? Kesa sabihin mo yung mga problema mo, claim in advance the blessings. Diba? And matutunan natin din, pasalamatan, even the small things. Right? Diba? The thought na, example, nandito ka sa Ortigas ngayon. Kung, example, may mga OFWs ba dito? Yes! Ayun, kung OFW ka dati, tapos medyo hindi ka pa kumikita ngayon. Pero, alam mo yun, nandito ka na. Definitely, your life right now is way better than your life before. Nung nasa abroad ka. And that alone is something to be grateful for. Diba? Kasi hindi man yun yung gusto mo na talaga na buhay, but at least you're one step higher than where you were before. You're one step closer to where you want to be. Ganun. So, kung ano man yung mga gusto mo, I am beautiful, I am... yung word na I am, napaka-powerful nito. Yun. Lahat ng mga magaganda, idugtong mo dyan. Pero ano kasi to? This is a fact. Okay? I am beautiful, I am productive, I am... I am kung ano man yung mga positive na gusto mo, di ba? Or pwede kang pasalamat ka in advance. Thank you, Lord. Or depende, thank you, Allah. Ganun. Kung ano yung ano mo. Basta ganun. I-reprogram mo. Kasi pag 21 days, tapos na-reprogram mo, okay, ng positivity, eto, yung conscious mind mo. Diba na, syempre, hindi ka naman perfect agad, na parang lahat agad positive. Syempre, magninega ka ulit, so at least, mababantayan mo lang. Uy, shift. Diba? Na hindi mo hahayaan, kaya nga hindi pwedeng dadramahan mo yung buhay. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, ano ka, you have to be your own hero. Yes. Diba, may pinagdadaanan ka na nga. Iyak-iyak ka pa. Gagawin mo. Kapahataw. No? So, ang dami mo ng talo. Diba? Compared sa i-empower mo yung sarili mo. Diba? Positive yung self-talk mo. Kasi darating yung time, kaka-feed mo nito, kaka-feed mo ng positivity dito. Parang ano? Example, may drum. Tapos may butas dito sa ano? Drum. Mukha kang drum. Ayan. Kunwari, ito yung mind mo. Punong-puno yan ng negative. Sabi ng iba, hindi ako yan. Tapos, kung ito yung lagusan, ayan, dyan lalabas yung negative. Diba? So, kung ito yung conscious mind mo eh, kung ito yung subconscious mind mo, si conscious mind, kailangan mo yan lagyan ng positive. And it takes time. And yung time na yan, iba-iba tayo, bawat tao. Okay, so huwag mong i-expect, siya, 1 year pa lang, laki-laki na lang kinikita niya, ba't kaya ako, ganito, ano talaga ako, ano mo na naman, imbis na nakalahati na sana, ha? Malapit na sana. Na-compare mo eh, hindi dapat eh, di ba? Kasi kanya-kanya tayo na journey. So, i-feeling mo nang i-fill in yan. Okay? Hanggang sa yung mga latak dyan, yung mga negativity dyan, unti-unti. Diba? So yung black, eventually, magiging brown na lang. Diba? Hanggang magiging gray na lang, kasi nasasalina na ng malinis na tubig. Alam mo yun? Ganun. Hanggang sa eventually, mag-clear. Okay? And pag nag-clear yan,
doon na mas magiging effortless ang pagpasok ng blessings. Diba? Doon na lang, magugulat ka na lang. Diba? Magugulat ka na lang. May piliin na pala, magugulat ka. Ganun na pala. Diba? So, nag-gets nyo ba to? Yes! Napaka-importante po na ito. Napaka-importante po talaga niya na babaguhin mo yung mga programming mo. Tapos, pangatlo. Ay, hindi. Ito. Four. Dito tayo. Attitude. Belief. Ayan. Belief mo dito, kailangan sa sarili mo. Okay? Niniwala ka sa upline mo. Naniniwala ka sa company. Naniniwala ka sa downlines mo. Naniniwala ka sa crosslines mo. Sino pa? Products. Products. Okay? Sa marketing plan. Okay? Kailangan 100% yung belief mo. Diba? And above all, kay God. Diba? Kasi, kung hindi ka po naka-destined for greatness, hindi mo na sana nakita itong AIM Global. Tama? Yes. So, ibig sabihin, ibig sabihin, the fact that you're here, diba, you are up for something great in your life. The fact that you're here, diba, it's only a matter of time, hard work, and consistency. Bago yung pangarap na yan, na nakikita mo, every time ikaw lang mag-isa, and nagde-daydream ka. Diba, some call it daydreaming, some call it visualizing. Diba, yung nakikita mo ikaw lang, yung pag sinabi mo sa ibang tao, sasabihin sa'yo, baliw ka ba? Kumain ka na ba? Diba? Yung ganon, yung pangarap na yan, na nakikita mo, deserve mo yan. Ano mo ba? The fact na kayang abutin ng utak mo yan, ibig sabihin, yan talaga yung nakadestined na maging buhay mo in this lifetime. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Yun. So, kailangan talaga yung belief mo dyan. Okay? Or yung faith. Diba? Ano ba yung faith? Believing in something strong enough before it actually happens. That is faith. Bago palang mangyari, kitang-kita mo lang mangyayari yan. Naniniwala ka down to your cellular level na mangyayari yan. Yes. In the moment, ganyan na. Diba, sabi nga ni Apply, the moment na visualize mo yung pangarap mo and kinikilabutan ka kasi parang talagang nandun ka na sa moment na yun. Good news! Kasi makukuha at makukuha mo talaga. Ano pa? Belief next to that is commitment. Importante ba to? Yes! Kahit nga sa relationship, importante yun. Diba? At the moment you're here, diba? You are in a relationship with your dreams. Tama? Yes. Yun. Tapos, napaka-importante na yung commitment mo dito. Ano ba yung mga levels of commitment? I'll try. Subukan ko, apply na. Subukan ko. Ano pa? I'll do my best. Ano pa? I'll do whatever it takes. Paano pag whatever it takes? Paano pag may girlfriend ka tapos pinapili ka ng girlfriend mo? Sige, ngayon, mamili ka. AIM Global o ako? Ano na? Nasa pinag-commitment natin? Diba? So, ayan yung po, isa sa pinaka-natutunan ko. Sabi niya ba, shhh. Natakot na yung iba. Di naman.
Ayun. So yun, ipapaintindi mo lang naman. Pero isa sa pinaka natutunan ko talaga, lahat ba kayo gusto nyo makuha mga pangarap nyo? Yes! Oh, kailangan umabot ka po sa point na yung pinaka-priority mo, pangarap mo. Hanggat may kaagaw yan, dyan sa puso mo. Selosa yan. Huwag ka! Selosa ang pangarap. Kailangan siya lang. Walang iba. Tama eh! Ah, ganun siya! Ganun siya pag nag-ultimatum. Kaya, kung example, diba, it's normal. Sometimes, diba, when you do this business, a lot of your loved ones, hindi ka nila maiintindihan. Aawayin ka nila. Or ganun. Basta, hindi mo naman kailangan i-let go. Diba? Pag kaya mo pa. Hindi, ano, pwede mo naman kasing balikan. Diba? Pwede mo ipagbalikan. Example, may girlfriend ka. Okay? Tapos hindi siya supportive sa'yo, sa ginagawa mo. Diba? So, pwede mo naman muna siyang iset aside. Okay? Tapos, bigyan mo na ultimatum sarili mo. Gagawin ko ito in 2 years. Tapos, diba? Pagka nakuha mo na yung mga pangarap mo, saka mo siya babalikan. Kung wala pa siyang boyfriend sa time na yon, or kung nag-stick siya sa'yo, ibig sabihin, nag-stick siya sa'yo din sa 2 years, ibig sabihin, may forever kayo. May forever kayo. Tama! Tama! Kasi pagpahal mo ang isang tao, diba? Hindi mo naman yun sinasakal. Right? True love waits. True love, diba? True love is susuportahan ka niya. So, ibig sabihin, pag hindi yan nakapag-antay, ibig sabihin, hindi pa talaga yan yung para sa'yo. Tama! Tama! So, meron pang someone better along the way. So, ibig sabihin, if meron man mga tao, like example, the moment you joined this business, you lost a lot of friends. Kasi pinandirian ka na ng mga ibang friends mo. Ayun na naman si networking. Ayun na naman si recruit. Recruit na naman tayo dyan. Tapos pinagsabi na sa mga lahat ng kaibigan mo. Diba? Huwag ka dyan, ano, i-block mo yan si ano kasi re-recruiting ka yan. Ganun, diba? So, never ever, huwag kang masasaktan pag may mga taong nawawala. Kasi ang law of the universe, every time may nawawala, meron yan papabalik. We lost a lot of friends. Sometimes we lose our, di ba, loved ones in the pursuit of our dreams. Pero huwag kang mag-alala kasi meron naman buong AIM Global na bagong family mo na magiging katuwang mo at talagang kahit hindi man tayo magkadugo dito, magdadamay at magtutulungan tayo, maghihilahan tayo paangat para makuha natin na tayo. Diba? Pero pag-asawa naman yan, huwag naman ganun kadali. Diba? Paintindi mo lang na bakit mo ito ginagawa. Lahat naman na dadaan sa mabuting usapan. Tama? Yes! Ayun. Basta ano ka lang talaga. You have to commit yourself. Diba? To do this business seriously. Mabigyan mo lang yung sarili mo ng kahit 2 years. Huwag mong taninga ng 3 months, tapos pag walang nangyari, quit ka na. Hindi po ganun. Diba? Minsan nga yung iba, 5 years ka na lang sa ginagawa mo, wala naman nangyayari, pero tumutuloy-tuloy ka pa rin. Dito, nahirapan ka lang ng 3 months, kala mo na, ang laki-laki na ng, ano, naagrabyado sa'yo, hindi naman. Diba? So, ganun. Commit yourself to do this business seriously for the next 2 years. And I can guarantee you, after 2 years, your life will never be the same. Yes! Grabe po sa kalupit. And next, ayun, dito naman tayo. Dito naman tayo, kaway-kaway sa mga nandito. Ano na yun? 5, 6. Chocolate? Saan ba yun? Nakikita ko lang yun sa Facebook eh. Chocolate o 6? 6 na kasi tayo. Ano ba yung 6? Desire. Yun. Grabe naman. May ano pa, may after laugh. After laugh dito. Ayan, di
desire mo, kailangan burning desire. Ano ba yung burning desire sa Tagalog? Naglalagab. Naglalagab love. Kapag nanasa. Tama ba yun? Naglalagab love na pag nanasa. Pag ganun. Sabi nga eh, ano, kailangan ganun para makuha mo. Parang example, may gustong-gusto kang kunin. Na ano? Siyempre, pangarap, di ba nga, we are in a relationship with our dreams. Di ba? So, pag gustong-gusto mo makuha, hindi pwedeng gusto mo lang. Di ba? Kasi pag gusto mo lang, tapos nahirapan ka, bibitawan mo. Di ba? Kailangan, decidido ka talaga. Decided ka. The moment you set foot and aim global, decided ka na dito mo na talaga makukuha. Kagaya yung nangyari sa akin. When I set foot in network marketing, hindi ko kinuha lisensya ko. Bakit? Kasi sabi ko sa sarili ko, dito na talaga ako yayaman. Dito ko makukuha lahat yung mga pangarap ko. Dito ko ibabalik kung ano man yung nawala sa amin. And ang good news po, kasi ngayon, nangyayari na. Paunti-unti. Ayan, kailangan po ganun. Ganun din tayo sa mga pangarap natin. Kailangan talaga naglalagablab. Yung alam mo yun, in love ka talaga sa pangarap mo. Kung papaano ka ma-in love, ganun ka din sa mga pangarap. Di ba pag na-in love ka, nababaliw ka? Yes! Sabi mo, yes! Talaga, oh, kailangan ganun ka din dito. Ganun ka din sa mga pangarap mo. Kailangan, baliw na baliw ka. Alam mo yun, wala kang pakialam kahit anong sabihin ng iba. Kasi, ano mo yan eh? Pangarap mo yan eh. Ganun. Tapos, next. Di. Eto, malupit. Importante ba to? Yes! Excitement. Kailangan ba excited tayo sa araw-araw? Yes! Diba, meron na mga iba, hindi sila marunong masyado mag-present, pero excited lang. Excited lang talaga, napapa-join nila yung kausap nila. Kahit na yung, ano, nakalimutan na yung may insurance pala. Nakalimutan na yung mga iba, walang product, hindi nag-explain ang product, pero nadala lang sa excitement. Alam mo yun, nag-joy. So may mga ganun. May mga ganun ng mga instances na yung excitement mo, tsaka eto kasi, ang crucial dito, madali lang kasi ma-excite sa una. Diba? Pero yung you keep the enthusiasm even when you're failing, yun ang mahirap. Naniniwala kayo doon? Yes. Diba? Sang damakmak na na-rejection yung na-experience mo. Pero excited ka pa rin. Diba? Kailangan ganun. Kailangan ganun para makuha mo talaga yung mga pangarap mo. Kaya nga, ano eh, ang tawag doon, pagbago ka pa lang, kailangan ma-attend ka talaga ng mga training, kailangan didikit mo din talaga yung sarili mo dun sa mga positive na mga tao, mga productive na mga tao, may manonood ka ng mga videos na, alam mo yun, kailangan mong i-bombard yung sarili mo ng kung ano yung aim global. Kasi you need to fall in love over and over again sa business na to. Diba? Kahit 1 year ka na, diba? Kahit marami ka ng mga pinagdaanan, pero excited ka pa rin. Pa-excited ka pa rin makuha yung mga pangarap mo. Ganun. Kasi darating at darating ka talaga sa point na makukuha at makukuha mo talaga. Yung kagaya na excited ni Sir John. Kaya niyo ba yun? Yes! Diba? Alam mo yung tipong ganun? Kasi tayo bilang, syempre, tayo yung mag-i-infect sa ibang tao. We infect them with positivity. We infect them with enthusiasm. We infect them with inspiration. Di ba? Makakahawa ka ba kung ang lamya-lamya mo? Oh, ito. Global. Di ba? Medyo mangyak-nyak ka po. Ang ganda-ganda nga ng bola ito dito. Di ba? Alam mo yun? Maniniwala ba yung kausap mo? Siyempre, hindi. Kailangan mo silang hawaan. Grabe dito, Fred. Tignan mo nga. Saka hindi mo naman kailangan mag-as if na kumikita ka kung hindi ka pa
ABC rule. Example, na nagamit ka ng ibang tao, yung apply mo, or yung crossline, or yung mga ibang earners, di ba? Na pwede mong pang-inspire sa mga prospects mo. Di ba? Tsaka, hindi nga kailangan na ganun eh, na ganun parati, na result-result, di ba? Makausap mo lang ng maayos yung tao, malaman mo lang kung ano yung problema niya. Di ba? And ma-present mo lang si AIM Global as solution doon sa problema niya. Magjo-join o magjo-join? Magjo-join. So yun. Kaya kailangan talaga, excited ka lang everyday. Diba? Pag-ising mo pa lang, excited ka na. Excited ka na sa lahat ng mga nangyayari. Kasi, naniniwala ba kayo may ordinary day? Yes. Ako, naniniwala ako that everyday, extraordinary yan. But everyday is a gift. Diba? Na, yun nga, minsan, hindi nga lang siya natin na-appreciate. Parang yung sunrise and sunset, dahil araw-araw na silang nangyayari, wala nang bilang, right? Pero, imagine niyo kung yung sunrise at sunset, every 10 years lang siyang nangyayari. May excited ka ba? Yes. Maaabangan mo ba? Yes. Ganun din siya, sa araw-araw. Every day in this business, if you wanna make it big, every day should count. There should never be an ordinary day. Every day is always a big event. Every day is always a chance na makahawa ka ng positivity. Every day is always a chance para makapag-share ka ng opportunity. Every day is always a chance para ma-inspire mo yung mga tao na reach mo. Diba? So, imagine niyo kung ganyan ng ganyan sa araw-araw, talagang mabilis mo talagang makuha yung mga pangarap mo. Diba? So palakpakan niyo naman yung mga pangarap mo. Ito po, napaka-importante. Focus. Anong klaseng focus? Laser-like focus. So, parang kanina dun sa commitment na seloso, ganun. Kailangan talaga yung, alam niyo yun, yung pangarap mo, talagang sure na sure ka na makukuha mo yan. The moment kasi, di ba sabi nga, ask and you shall receive. Diba? Mag-ask ka lang. And gawin mo lang yung part mo sa araw-araw. Ano ba yung part mo sa araw-araw? Di ba? Basic. Invite ka lang, mag-present ka lang. Madali ba yun? Yes. Siyempre madali yun pag ginagawa mo na siya ng paulit-ulit. Pag bago ka pa lang, siyempre mahirap pa yun at first, pero magiging madali din yun pag paulit-ulit mo nang ginagawa. So example, when you started in this business, nagkaroon ka ng pangarap. For example, right now, you have a goal. So, focus ka lang dun sa goal na yun. Pag sinabi mo, pag pinagdasal mo na yun, na yun yung gusto mo, may asking na nang nangyari. Be very vigilant sa mga mangyayari after that. Para example, bigyan kayo ng example sa akin. Ang goal ko is kumita ako ng 1 million per month. Okay, this year. So this last quarter, 1 million per month. So, nagkataon na actually first time ko talaga mag-NDO dito sa head office. Actually kinabahan talaga ako kanina. Napaka-komportable ng buhay ko kanina, mga alas 4 yata 'yon. Oo, kakape ako dun sa condos. Akala ko, yung sinabi ko kanina, akala ko na titignan ko lang yung bagyo, mamasid-masid habang kakape, tapos exercise konti, tapos mag-meet kami ni Applyn Joseph Lim kasi may pag-meetingan lang. Ganun lang. Tapos biglang nag-text si Ma'am Sandra, Ma'am, pwede ka po bang mag-NDO? 7 PM sa 7th floor. Di syempre yung pagkakape ko, di ba? Biglang, biglang ano ah. Ang initial reaction ko, parang 7th floor, first time ko ah. Okay lang, OPP, pero NDO, tapos lalo pa, di ba ako, onliner ako eh. Hindi naman ako nag-NDO ng, oh, ito NDO ah, ito fear ah, ganun. Sinisend ko lang yung video eh. Di ba, sino mga onliner dito? Oh, di ba, palakpakan naman natin mga onliner. So yun, but I said yes. Why? Because I remember, nag-set ako ng goal. And I wanna hit it. And minsan hindi ko makakalimutan na sinabi ni Upline, kailangan mo lang mag-yes na mag-yes.
Because by saying yes, you parang ina-affirm mo to the universe, to God, that you're ready. Kasi hindi ibibigay sa'yo yung pangarap mo, the moment, hindi ka pa ready. Yes. The universe does not reward or does not give you what you want. The universe gives you what you deserve. And it's up to us to prove na deserve na natin yun. Kaya, the moment nag-set ka ng goal, example, gusto kong kumita ng ganito, tapos biglang after nun, may challenge. Anong gagawin mo? Mag-shrink ka ba? Or empower mo yung sarili mo? Kasi the moment you want an upgrade in your life, you can never be the same person. Gusto mo ng upgrade eh. Eto ka ngayon, eto yung resulta mo, gusto mong mas tumaas. Hindi pwedeng ganito ka pa rin. You have to be a different person for this new level. Ganun siya. And pag dun ka nakafocus, focus on becoming better and better and better every day, grabe, hindi mo darating yung time, hindi mo i-expect na ang bilis-bilis na nang nangyayari sa buhay mo, na darating yung time, yung mga pinapangarap mo, yung mga inaasam-asa mo na mga tao, the kind of people that you want to have under your organization, talagang pusang nalalaglag na lang yun sa harap mo. And ano ba ginawa mo? Nag-focus ka lang. Nag-focus ka lang on bettering yourself. Nag-focus ka lang dun sa pangarap mo. So, palakpakan niyo naman. And last, is goal. Importante ba may goal? Yes! Yes, napaka-importante. And it's important to set small goals. Why? Because the moment you set small goals, eventually the big goals will be taken care of. Para sa buong leksyon, makakain mo ba yung buong leksyon agad-agad? Hindi. No. Siyempre hindi. Kailangan mo yung chop-chopin. Parang pangarap ko lang din yun. Diba? Sa laki ng pangarap mo, million-million, malulula ka talaga. Parang po kaya gagawin. Pero pag, alam, million-million yung pangarap mo, ganun ka mangarap, ganun ka mag-visualize, tapos babalik ka sa reality. Ano kailangan mong gawin sa reality? Siyempre, mag-recruit. Diba? Di pwedeng nangangarap ka lang, tapos wala ka namang gagawin. Hindi pwede nangangarap ka lang, tapos yung tulog mo, mas mahaba pa sa tulog ng apply mo. Diba? Hindi pwede. Pag may pangarap ka, pag may goal ka, diba, ano gagawin mo? Siyempre, actionan mo yun. At the moment, you have to be a goal-getter. Kailangan mo maging ganito. Kailangan mo sanayin yung sarili mo na kung ano man yung ginugol mo, nakukuha mo. Even the small ones. Why? Because the moment you make winning a habit, ano mangyayari? Siyempre, you become a winner in your own right. Diba? Masasanay kang parati kang nananalo. Diba? May mga talo ka man, pero, diba, sabi nga, if you don't get it right now, there is a better plan for you. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi, meron at meron yan better na ibibigay sa'yo. Okay? So, yun, example, for this month. Every month, kailangan may bagong goal ka. And your goal is to be the person you were last month. Your goal is to be the result you had last month. Example, bago ka, may napajoin ka last month, isa. Diba? Ang goal mo this month, i-beat mo lang yung record mo. Challenge ko naman yung sarili ko, dalawa naman. Kung nakaya mo yung isa tan, kaya mo din dalawa. Diba? Anong gagawin mo? Kung paano mo nakuha yung isa, masisipagan ko lang, didoblihin ko lang, para maging dalawa. Tama? Tama eh. Ganun lang din siya. Ganun lang din siya in bigger things. Diba? Example, ngayon, na-50,000 ka per month. Goal mo next month, mag-60,000 ka. Diba? Depende sa'yo. Depende sa'yo kung ano mo. Kasi, always remember, the moment you're earning 50,000, kailangan mo mag-level up para mag-earn ka ng 60,000. Tama? So yun, ganun siya. Hanggang sa palaki na, palaki. Yung na-assume mo na responsibility. Hanggang sa makuha
The moment nakukuha mo na yun, madali na lang talaga. Madali na lang yung millionaire circle, madali na lang yung global ambassador, madali na lang yung first car, madali na lang yung second car, madali na lang lahat. The moment you take care of the small goals. Okay? So, okay ba yun? Yes! May mga natututunan ba kayo? Yes! So, importante po na mabago natin yung mindset natin. Okay? So, yun. Mindset. Ang pangalawa na kailangan natin matutunan is yung tinatawag natin na skill set. Okay? So, ano-ano ba yung mga skills na kailangan mong matutunan? Unang-una, kailangan mong matutunan paano mag prospect. Lahat ba kayo may prospect list? Yes! Ayun. Sa mga bago, at least 100. Napakaswerte po natin ngayon. Kasi ngayon po, meron ng online. Dati po yung mga uplines natin, diba? Ganun kalalaki yung resulta nila. Partida pa yun. Field lang yun. Offline lang. Diba? Kaya nga, ang goal ng company is talagang for the next 10 years is maging times 5 to times 10 yung nangyari nung last 10 years. Bakit? Because may online. Diba? Kung dati Pilipinas lang, ngayon, we are pioneering in the whole world. Ganun kalapit. Po, na mga flyers. Diba? Sino po dito yung nakaranas mga flyers? Yeah, diba? Flyers, gano'n. Ngayon po, pwede ka na mag-flyering online. Diba? Hindi ka pa lumabas ng bahay mo. Diba? Kahit nga nakapajama ka pa, hindi ka pa naliligo, diba? May mga muta-muta ka pa dyan, pwede kang mahataw ka na nun. Diba? So, wala na talagang reason ngayon. Bakit hindi ka yayaman sa negosyo mo? Because everything is well provided. Parang yung red carpet, nakalatag na. Ang gagawin mo na lang is lalakaran mo na lang. Di ba? So, ayun. Sige. Tuloy niyo po. Ito mga 100. Dapat more than that na ngayon. Kasi online na tayo ngayon. Di ba? So, mag-set ka lang ng ilan yung nakakausap mo, na-add mo in a day. Out of dun sa mga na-add mo, so syempre, or na-invite mo din, so napaka-importante din kung bago ka na, yun. Palakpakan naman natin. Napaka-importante na kung bago ka, talaga, mag-invite ka talaga. Kasi, the moment na i-invite ka, may experience mo kung ano talaga yung feeling ng nare-reject. Ba? Kung ano yun. Tapos, iba. Iba pag na-experience mo talaga yung pain. Kasi, the moment, example, i-invite mo yung mga family, mga friends mo, tapos humindi sila sa'yo. Diba? Nangyayari ba yun? Yes! Diba? Na-invite mo yung family and friends mo, mga negative sila, okay lang yan. Ang mindset mo, pinag-practicean mo lang naman sila. Diba? Ano ba mas malaki? Kakilala mo o hindi? Hindi! Diba? So, ibig sabihin, hindi mo nakadepende yung pagyaman mo sa mga kakilala mo lang. Kasi ang dami-dami po dito, even po ako, yung mga nagpasapong po talaga ng network ko, hindi ko na sila kakilala. Nakilala ko na lang sila along the way when I did not give up on my dreams. So, pag ganun lang din yung gagawin mo, kahit na sino man yung sumuporta or humindi sa'yo, talagang tinuloy-tuloy mo lang, ibibigay at ibibigay sa'yo yung mga tamang tao na magpapasabot na network mo. Kailangan mo lang talaga yung daanin sa prospecting. Tapos, syempre, ang next niyan, invitation. Okay? So, sa prospecting, pwede na online, pwede din siyang offline. Yun, or offline. So, may choices ka. Okay? So, sa invitation naman, so yun na. Ang invitation, wala naman talaga siyang fixed. Diba? May art lang siya. Iba-iba. Depende sa'yo kung ano yung maging effective sa'yo. May mga direct approach. Diba? Sasabihin mo agad. Minsan naman, may iba naman na hindi mo nalang sasabihin. Diba? Sa kanila sasabihin pag nakita na. Ganun.
So, kailangan mo lang talagang gawin. Kailangan mo lang talaga. Dito po sa skills, wala naman pong tama o mali. Diba? Kailangan mo lang talaga ma-experience at kailangan mo lang gawin ng paulit-ulit. Okay? Tapos, next, presentation. Sa presentation, so, marami pong types. Kung sa field, meron pong crowd, diba, na presentation. May one-on-one. May home party. Diba? Ang dinagdag ngayon, meron online din. Diba? Sa presentation. So, pag one-on-one, so syempre, meet mo somewhere. Somewhere na convenient sa inyong dalawa. Meet halfway kayo. O kung kaya mo naman papuntahin dito, di mas maganda para matour mo din siya sa office. Sino ba yung normally win a one-on-one? Diba? Pag medyo mataas yung profile ng prospect mo, diba? Syempre, example, negosyante, kaya mataas yung posisyon sa kumpanya, mas maganda, hindi mo po pinapaupo sa crowd. Kasi syempre, maku-culture shock, ano ba itong kultong pinasok ko? Ano bang meron dito? Ganon. So, kailangan, alam mo din, kung kailan or ano yung approach na gagawin mo doon sa mga prospects mo. Okay? Tapos, sa online, normally, sasend mo lang naman yung video ng presentation. Okay? Tapos, pang-apat, closing. Importante ba yung closing? Yes! Diba? Nagkakatalo pa rin lahat sa closing. Diba? So, hindi siya sa dami ng nakakausap. Sa dami siya ng naku-close deal. Okay? So, eventually, gagaling ka din talagang mag-closing. So, sa closing, pagbago ka pa lang, pwede ka mag-pasis sa upline mo. Okay? So, pag sa online naman, yun. Pwede kang gumamit ng mga videos na pwede ka din gumamit ng ABC rule. Ano ba yung ABC rule? Okay. A stands for advisor. B stands for bridge. C stands for client. So, example, ikaw yung bridge. Okay. Tapos, yung client mo, of course, yung prospect mo. Tapos, sino ba yung mga pwedeng advisor? Upline mo, cross-line mo, diba? Yung mga simpleng pag may dinala ka dito sa office, tapos may dumaan na top earner, diba? Pwede kahit turo na nga lang. Alam mo ba yan? Dati, ganito yan. Diba? Example, nakita mo si Upline Joey Montes. Alam mo ba dati? Tignan mo yan. Yung gwapo na yan. Tignan mo. Dati, barker lang yan ng jeep. Tapos, barker ng jeep. Tagatawag. Dati, tagatawag lang yan ng, ano, masahiro. Ng sumasakay sa jeep. Pero grabe ngayon, millionaire. Multi-millionaire. Multiple car achiever. Tapos, top 100 ng company. Imagine mo naman. Yung ganon. Tapos, sa ABC rule, ibabagay mo din. Imamatch mo din. Example, yung invite mo, nurse. So, maghahanap ka din na nurse. Yun, marami namang mga nurses dito. Example, yung invite mo, doktor. So, mag-example ka din ng mga doktor. Diba? Kahit na hindi mo dalhin dito sa office, kahit sa kwento. Diba? Or papakita mo yung mga videos. So, kailangan may compilation ka. Tsaka kailangan, yun nga, importante pagbago ka, na umaatin ka talaga dito. Bakit? Kasi para alam mo yung mga storya. Because yung business po natin is all about telling stories. You're not actually selling the package. You're not actually selling the products. You're selling the vision. Diba? Na the moment na papakita mo kasi dun sa tao kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya and nakarelate siya dun, magjo-join or magjo-join? Magjo-join! Diba? Magjo-join or sasali? Sasali! O, diba? So, ganun lang siya. Hanggang sa gagaling at gagaling ka, kakagawa, no? Diba? May mga iba po dito, hindi naman masyadong marunong mag-present. Hindi naman masyadong kabisado yung product. Magaling lang talaga mag-ABC rule. Diba? Tingnan mo yan. Ganun. Parang ka lang nag-chismis. Parang, diba, inaalam mo, chine-chismis mo. Pero in a good way. In a positive way. Okay? Tapos, next is fifth. Dito na lang. Fifth is follow-up. Importante ba yung follow-up? Yes! Kahit gano'ng pakaganda yung presentation mo, kahit gano'ng mo pa na-close deal yan, pag hindi mo yan na follow-up,
sabi ko nga, the fortune is in the follow-up. Kasi pag the moment na follow-up mo, syempre, mag-joy. Tama? Kailan ginagawa yung follow-up? After 24 to 48 hours, pa-follow-up mo. Paano ba yung tamang pag-follow-up? Okay? Kung saan kayo kung saan kayo naghiwalay. Diba? Example, sabi niya, sige, gawin ko ng paraan. Usapin ko yung bayaw ko, baka makahiram ako ng pera dun. Diba? So, pag-follow-up mo, syempre, kumustahin mo. Kumusta? Tapos, huwag na huwag kang mahihiyang magtanong kung kailan siya mag-join. Diba? Kumusta? Nakausap mo ba yung bayaw mo? Nakahanap ka ba ng paraan? O, kailan ka na mag-join? So, huwag mo nang ipaligoy-ligoy. Kasi, ang mag-join, mag-join talaga yan. Ang hindi, hindi talaga yan. Para at least mabilis yung pag-move on natin. Yes. Tama? Yun. Basta, para sa akin, ang pinaka-natutunan ko din, the moment nandito ka sa AIM Global, naka-design na yung mga tao na magpapasabog ng network mo. Okay? Ang gagawin mo na lang is, hahatawin mo na lang sa araw-araw para matagpuan mo and ma-meet mo and mapa-join mo yung mga taong yun. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Ayun. Kung meron man po akong isang word na pinaka parating baon, yan. Hataw lang po talaga yung sekreto. Hataw lang po talaga. Gagawin mo lang po ng paulit-ulit. Wala po talagang sekreto dito. Diba? Sistema po talaga siya na the moment natutunan mo yung sistemang yun, talagang magbabago talaga yung buhay mo. Kasi hindi na po tayo dito testing lang. Proven and tested na po tayo. And hindi lang po tayo Pilipino lang. Iba-ibang lahi na po yung nagbabago na buhay dito sa negosyo po natin. So, ibig sabihin, kung nangyayari na po siya ng paulit-ulit, ngayon pa lang, i-claim mo na ikaw na yung susunod!